Blessed day po sa inyong lahat. Andito po tayo ngayon para ituro po sa inyo kung paano po gamitin yung Excel formula na VLOOKUP. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung step-by-step procedure kung paano po ito gamitin. Pero bago yan, alamin po muna natin kung ano yung VLOOKUP. According to Excel formula description, VLOOKUP looks for a value in the leftmost column of a table and then returns a value in the same row from a column you specify. In simpler terms, VLOOKUP lets you pull information about selected cells from another Excel document into a current Excel document. Then, ano ba ang formula ng VLOOKUP? Ang formula ng VLOOKUP ay ito yung itsura niyan. So, kung makikita nyo po, kailangan, para execute nyo po yung formula, kailangan po may equal sign muna. Then, kung ano po yung name ng formula, like VLOOKUP, then open parenthesis, tapos meron po kayo makikita dyan na 4 different parts po ng VLOOKUP formula na separated by commas. Tulad ng lookup value, table array, call index number at saka range lookup. Yan po. So ngayon, para maipakita ko po sa inyo kung paano po gamitin itong formula to, pwede po kayong sumabay sa akin para magawa nyo rin po while watching po the video. So meron po, mag-open po ako ngayon ng dalawang Excel workbook. Yan. So, yung sa left side is yung book 1 and then sa right side is yung book 2. So, ngayon, para makapag-VLOOKUP po tayo, yung lookup value po kasi, kailangan po sa lookup value po, yung mga hanapin po natin value is unique. Katulad po ng card number, account number, ID number, ticket number, invoice number, or etc. Pwede rin po kayong gumamit ng mga name. Pero, kailangan po, yung name po na yun, kung ano po yung pagkakatype nyo po dun sa lookup value po, ganun din po yung dapat yung pagkakatype nyo sa data kung saan po kayo maghanap. Mamaya, ipapakita ko yun po sa inyo yung difference po nung sa text, tsaka kung number po yung value na hanapin po nyo. So, ngayon, maglalagay ako yung sample dito. Halimbawa is account number. Sample lang po ito, ah. Number. Tapos, maglalagay po ako ng random number dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ayan po yung sample ng account number natin. Ito pong account number po na nasa left side po ng screen nyo. Ito po yung magiging lookup value po natin. Okay? Tandaan nyo po yung formula po natin, ha. VLOOKUP, open parenthesis, lookup value. Ito po yung kung ano po yung hanapin natin. Table array. Ito po yung kung saan po tayo maghahanap. Then, call index number, kung pang ilang column po yun. Then, range lookup. Okay? So, maglalagay rin po ako dito ng sample sa kabila. Na account number. Account number.
Pero dito po, sa kabilang column, maglalagay po ako ng mga pangalan. Ito po yung magiging sample natin kung paano po mag-work yung VLOOKUP po. So, name, bawa, Superman, kayo po bahala. Meron man. Yan, sample lang po natin yan. Then, kukopya po ako ng mga ilang account numbers po dito. I-copy na po natin lahat. Ito po ang account number nito. I-rumble ko lang po siya para hindi ho siya magkaparehas dito sa kabilang workbook. Rumble na lang natin. So, ngayon, mag-aano na po ako ng example. So, para ma-execute ulit yung formula, kailangan po, una po natin i-type is yung equal sign. Then, kung ano po yung formula, which is yung VLOOKUP. Mapapansin nyo po, meron rin po silang nakalagay po sa Excel na parang example po, kung ano po yung dapat nyo pong ilagay or kung ano po yung value na dapat po hanapin. So, then, open parenthesis. So, ito po yung katalihan ng pinakita po sa inyo kanina. Makikita rin po dito yung kung ano po yung mga parts po ng VLOOKUP. So, ngayon, kung ano po yung naka-highlights po, which lookup value, doon po pumunta tayo pupunta. So, ang lookup value po natin is yung nasa leftmost. So, ito po yung kung ano po yung nasa kaliwa natin. Yan. So, tandaan nyo po, tuwing mag-VLOOKUP po kayo, dapat po, yung mga unique value po, laging kung nasa kaliwa. Kasi kapag nasa kanan po siya, hindi po siya gagana. Okay? So, yan. Kapag na-click nyo po yung lookup value nyo po sa kaliwa, separate nyo po siya ng comma, then, table array, ito po kung saan po tayo maghahanap. So, which is yung kabilang data. Ang gagawin nyo po, para makuha nyo po yung data sa kabila, halimbawa po, ang kukunin po natin, kung ano po yung account name po. Okay? So, para makuha po yun, yung table array, kailangan nyo po i-highlight yung buong column po. Kung saan po yung tingin nyo po, meron unique value na kapares po nung hinahanap po nyo. So, sa case po na to, yung sa book 2, yung unique value po niya is nasa column A rin. So, yan, i-highlight ko po. Then, separate po ulit ng comma. Then, ang hinahanap na po dyan is yung call index number. Meaning po, simula ho doon sa account number, papunta po sa kung saan nyo po kukunin yung data. Halimbawa yung account name. So, teka lang. May babagawin lang tayo dito. Supposedly dapat, kapag hinighlight po natin siya, dapat po, simula po sa column number, kung saan po yung may, tingin nyo po yung unique value rin,
parang idadrag nyo lang po siya kung hanggang saan po kayo maghahanap. So, sa case po na to, dapat idrag nyo po siya hanggang column B. Yan. So, makikita nyo po dito sa upper box na to, kung ano po yung range po ng ating formula. So, yung naka-highlight po natin dyan is yung column A and column B. So, separate po ulit natin ng comma. Then, yung call index number. Since ang hanapin kasi natin dito is yung name. So, magbibilang po kayo simula doon sa account number po, kung saan po kayo yung unique value rin, hanggang sa kung pang ilang column yung hinahanap po nyo. So, sa case po ito, simula sa column A, sa column B. So, ang ilalagay po natin call index number is number 2. Since, pang second column siya. Comma. So, may lalabas po dyan na approximate match and exact match. So, sa case po na to, ang gagamitin po natin para makuha po yung data na kung ano po yung account name, ang gagamitin po natin is false. Then, once na pwede nyo po siya i-choose, pwede nyo rin po siya i-type. Nasa sa inyo po yun. So, once na nailagay nyo na po yung false, so, i-end na po natin yung ating bilocal formula ng close parenthesis. Yan. So, kapag na-close parenthesis nyo na po siya, pwede nyo na po siyang i-enter. So, yan. Kung napansin nyo po, lumabas po yung pangalan ni Dr. Strange sa column B po. Ibig sabihin, si unique value po na nasa account number is meron po siyang same data doon sa kabilang workbook natin. So, pwede nyo po siya i-copy hanggang baba. Yan. Kung makikita nyo po, lumabas din po yung pangalan ni Dr. Strange, ni Iron Man, ni Hulk, Superman. So, ngayon, magbibigay po ako ng ibang sample sa inyo kung ano po yung possible na mangyari. Halimbawa po, kung wala naman po yung data na hinahanap nyo po dun sa kabilang column, kung ano po yung lalabas po dun. So, example, magdadagdag ako dito ng isa. Kulang pa. Tignan pa natin isa. Pero dito, halimbawa wala siya dyan. So, maglalagay lang tayo ng random number. Yan. So, kapag kinopya natin dito yung formula, mapapansin nyo po, ang lalabas na result is NA. Meaning, yung account number po na to is wala siyang kaparehas na account number doon sa kabilang data. So, dyan po, makikita nyo po na possible po, halimbawa, may kulang po sa data na in-input po nyo kaya hindi lumalabas. Okay po. Ngayon, itatry ko naman po yung baliktarin po natin yung case. So, halimbawa po, kung ang unique value nyo naman po is yung account name, pwede rin naman po. Kaso nga lang po, kailangan po, eksakto rin po yung kung ano yung pagkakatype, yung spelling, pati yung space, dun po sa kung saan po kayo maghahanap na data. So, nalagay po tayong sample dito ha. Copy na lang po natin to. Lalagyan na ako po ako kung ano po yung papalabasin natin. Pwede rin pong date. Date. Ang papalabasin po natin dito sa workbook 1 is kung ano yung mga date.
Yan. So, again, execute po natin yung formula by starting pressing equal sign. Then, VLOOKUP formula, open parenthesis, lookup value, kung ano po yung hahanapin po natin, comma, table array, simula po sa kung saan po kayong maghahanap, papunta po sa kung ano po yung hahanapin po nyo na column. Full column po ah. So, yan. And comma, since pang second column ulit yung hinahanap natin, lalagay natin is 2. Comma, false. Close parenthesis. Then, enter. So, since date po kasi yung hinahanap natin, karaniyan po sa kung ano po yung magiging result po is yung naka general number po siya. So, pwede po natin itong i-format para maging D3 po siya. Punta lang po tayo format table. Punta lang po tayo dito sa number format. Then, choose lang po natin yung short date. Then, copy. Try natin yung sort of para maglabo-labo. Yan. So yan, ayan po yung result na lumabas. So, maglalagay pa ako dun sa workbook 2, ang gagawin ko po, iibahin ko po yung spelling para malaman nyo po kung ano po yung mangyayari. Just in case na kung ang gagawin nyo pong lookup value is yung pangalan po. Yan. So, halimbawa kay Dr. Strange, ang nangyari po, wala po ng space. Hindi natin nalagay ng space. So, kung mapapansin nyo po, sa kabilang data, nag-NA po siya. Ibig sabihin, error po. Wala po siyang same match dun sa data na hinahanap nyo. So, ganyan po yung mangyayari kapag ang lookup value na hinahanap nyo po is, example po, may kulang na number, kulang yung letra, pwede rin pong may special character, pwede may space. Ganun po, magkakaroon po siya ng error kapag hindi niya po nahanap yung value po na yun dun sa kabilang data. Yun po. So, ayan po ang simpleng tutorial po para po sa VLOOKUP. Hope po na may natutunan po kayo dito sa video po na to. And expect nyo po na sa susunod po na araw, mag-upload po kami ng ibang formula po para sa Excel. Yun naman po, maraming salamat po. Thank you sa pagtapos mong panoorin ng video na to. Muli, ito ang inyong Ziz Channel. Nagpapaalala na mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutan pindutin ang bell button na at siguraduhin naka-on ang notification para ma-notify ka sa mga bagong video. God bless!